Maraming salamat mga kapatid sa pagsama ninyo dito sa amin sa Daily Habit Channel. Ito ang sinasabi ng ating tarot cards at oracle cards para sa July 1, 2020, Miyerkules, para sa pag-ibig, sa pinansyal at sa ating kapakanan. Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Abangan ang aming special shoutouts at pagbati sa dulo ng ating video. Pinapaalala po natin na maglalagay tayo ng timestamps sa ating description box at sa unang pin comment sa ating comment section para naman po sa ganun ay maaari nyo pumuntahan kagad ang basa sa inyong horoscope matapos nyo mapapakinggan ang general manifestation cards natin for the day. Also, pinapaalala po natin na ang basa sa mga baraha ay pawang gabay lamang po. Nasa sa atin pa rin ang pagdidesisyon kung kinakailangan natin ng tulong para sa ating physical, mental, o spiritual na aspeto ng ating mga buhay ay meron po mga espesyalistang handang tumulong para sa atin. At kung kinakailangan na po natin ng ultimate na gabay, ay nandyan po ang ating poong mikapal upang tayo ay kanyang pakinggan. Unahin po muna natin ang pagbabasa ng ating tarot cards para sa pangkalatan sa pamamagitan ng pagbunot ng tatlong baraha na magsisilbing general manifestation cards natin for the day. Pagkatapos po ay bubunot tayo ng isang tarot card tapos i-relate po natin yon sa ating general manifestation cards at yun po magiging basa sa kanilang horoscope para sa araw na ito. Plus, bubunot po tayo ng oracle card para sa karagdagang gabay. Yan po ang sinasabi kong pagbabago na gagawin natin. So sana po maibigan nyo. Tara, samahan nyo kami sa pagtuklas ng mga barahang gagabay sa araw na atin ng Miyerkules. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nakakalabas na po tayo, kaya ingat pa rin po mga kapatid, mga kaibigan, kasi nandyan pa rin po ang banta ng pandemya. So, ugaliin pa rin po natin ang maghugas ng kamay, panatilihing malinis ang ating katawan at ang ating kapaligiran, ugaliin magsuot ng maskara, at matutong dumistansya. So, tingnan po muna natin ang mga general manifestation cards natin for today. Ang unang baraha po ay ang 8 of Pentacles na kung saan parang merong mga babagabag sa atin pagdating sa aspeto ng pananalapi. Kahapon ay lumabas na ito at nagpakita sa atin at ang basa natin ay parang merong something to do with katamaran pero parang ngayong araw mas nakikita natin ay nagkakaroon tayo ng struggle when it comes to money. Okay? Maaring naghahanap tayo ng pamamaraan kung paano pa kumita ng pera. Humahanap tayo ng pamamaraan tayo ay naghahanap ng panibago mapapasukan. Di po kaya? So, tingnan pa po natin. Ang pangalawang baraha po na nagpakita para sa ating araw ng Miyerkules ay ang Ace of Pentacles na kung saan pinapakita naman na ang pagsibol ng bagong simula patungkol sa aspeto ng pananalapi ng pera. So maaari ay tayo nga ay magkakaroon ng pagkakataon na kung saan ay makakaisip tayo perhaps ng bagong negosyo para pagkakitaan natin o kaya makakahanap tayo ng bagong trabaho para naman sa ganun ay magkaroon tayo ng income. So tingnan pa po natin ang pangatlong barahang gagabay po para sa ating ngayong araw. Ito po ay nakabaliktad na 4 of Pentacles na kung saan nung isang araw ay lumabas na rin ito at parang nakikita natin na ito ay may mga paghigpit sa pera or pagbabudget pero parang ang basa natin ngayon ay mukhang merong mga bagay na kung saan ay kailangan natin panghawakang mabuti sa ngayon. Okay? Siguro pinagbabudget tayo ng maigi. Kung makikita nyo po, tatlong silang pentacles na talagang patungkol sa pera. So maganda ang pasok ng buwan ng Hulyo para sa ating mga kapatid, mga kaibigan. Merong sinasabi sa atin na yes, namumroblema man tayo patungkol sa pananalapi, patungkol sa pera, pero mukhang maganda ang pasok nito. Merong bagong simula, merong bagong pakikipagsapalaran tayong kakaharapin at mukhang maganda ang idudulot nito para sa atin. Yun nga lang, sa 4 of Pentacles, binibilinan tayo na maging mas mautak tayo sa paghawak natin or sa paggastos natin ng ating mga pera. Yan ang bilin sa atin ng ating mga general manifestation cards natin ngayong araw. Ngayon, dumako naman po tayo sa pagbunot ng isang baraha
as a guide card para sa bawat isa sa zodiac at karagdagang oracle card para po sa inyo. So unahin po muna natin ang ating tarot card para sa ating kapatid na Aries. Aries, para po sa inyo ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaliktad na Page of Wands, na kung saan parang merong isang nakababata para pa sa atin, o kaya ay maaaring tayo na kung saan ay parang mangangapa tayo. So sa sinasabing bagong trabaho para sa atin, mga kapatid na Aries, ay mukhang mangangapa tayo, pero siguro ang binibilin lang sa atin ay pahabain natin ang pasensya, dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kung ano yung papasukin natin ay madali, or kung ano yung papasukin natin ay alam natin kaagad kung ano yung gagawin. Kaya naman, kapatid na Aries, binibilinan ka na ilinang mo pa ang iyong mga kakayanan, lalong-lalo na dito sa bagong trabaho na ito or sa bagong negosyo, para naman sa ganun ay mas mamutawi or mas maggumanda ang bigay nito para sa iyo. So tingnan po naman natin ang oracle card na gagabay sa inyo ngayong araw, kapatid Aries. Ito po ay ang Joy is the Ultimate Creator. So huwag niyo po sanang kakalimutan ito, kapatid na Aries, no? So Joy is the Ultimate Creator para po sa inyo. Kaya naman siguro ang binibilin sa atin, kapatid na Aries, na maging maligaya ka sa kung ano yung bagong natuklasan mo ngayon, sa bagong hamon na darating sa iyo. Huwag kang masyadong papadala dito, huwag kang magpapaka-stressed out kagad, kasi mukhang maganda naman talaga ang pasok nito para sa iyo, kapatid na Aries. Yan po ang bilin sa inyo, at ang lucky numbers po for today ay the numbers 20, 21, at 22. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Taurus. Taurus, para po sa inyo, ang tarot card po ninyo for the day ay the Lovers, na kung saan ito ay sumisimbolo sa pag-iibigan, sumisimbolo sa dalawang magkapareha. Pwedeng hindi ito patungkol sa pag-iibigan, maaaring patungkol din ito sa bagong partnership, bagong bond sa pagitan ng dalawang tao. So, siguro kapatid na Taurus, binibilin sa iyo na tagalin mo na sa isip mo yung mga problemang bumabagabag sa iyo. Mukhang merong paparating na business opportunity sa iyo talaga. Okay? So, meron ka makakatuwang daw ngayong araw, makakatulong sa iyo sa pag-abot ng mga pangarap mo. Okay? So, little by little, ma-achieve mo din daw ito. Basta siguraduhin mo lang na matuto kang humawak ng iyong pananalapi. Okay? At ultimately, meron pa parating para sa iyo, kapatid na Taurus, na sadyang makakatulong sa iyo. So, tingnan naman po natin ang oracle card na gagabay po sa inyo ngayon. Kapatid na Taurus, ang oracle card po na nagpakita para sa inyo ay energy flows where my intention goes. So, binibilin sa iyo, kapatid na Taurus, na pangalagaan mo itong paparating sa iyo na magiging partner mo. So, maaaring partner in love, partner in crime, or partner in your business. So, kung sino man ito, pangalagaan mo maigi, okay, siguraduhin mo na isigaw mo sa universe ang intention mo para dito sa partner na ito. Kung ito man ay pag-ibig, then go ahead. Pero kung ito man ay patungkol sa negosyo or sa pananalapi, then kailangan ay pagtibayin mo ang pagtitiwala nyo sa isa't isa. Yan ang bilin sa iyo, kapatid na Taurus. At ang lucky numbers nyo po for today ay the numbers 13, 58, at 68. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Gemini. Gemini, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay Knight of Pentacles in reversed position, na kung saan parang ibinibilin sa iyo, kapatid na Gemini, na meron mang mga paparating na bagong opportunity or oportunidad para pagdating sa pera, pero mukhang binibilin sa iyo na panghawakan mo maigyamang muna ang mga natitira pa sa iyong salapi. Huwag kang magmadali sa mga bagay na dumarating sa iyong buhay.
Okay? So, ang binibili ng Knight of Pentacles para sa'yo, kapatid na Gemini, ay maghunos dili ka. Huwag kang basta-basta sumabak sa isang laban na kung saan alam mong ikaw mismo ay walang armas or walang naidudulot. Okay? So, hinay-hinay lang. Kung meron man mga paggastos pagdating sa aspeto ng pera, siguro ngayon ay binibilin sa'yo, kapatid na Gemini, na panghawakan mo muna ang mga ito. Oo, sinasabi natin huwag mong panghawakan, pero parang mas malakas para sa'yo, kapatid na Gemini, ang bilin na kung saan ay hinay-hinay sa paggastos. Medyo tipirin mo muna ang natitira sa iyong pera dahil mukhang baka matagal pang ma-achieve ang itatanim mo man ngayon or matagal pang pag-aani mo ng iyong mga itatanim ngayong araw na ito ng July 1st. Okay? So, tingnan naman po natin ang Oracle card na gagabay para sa inyo, kapatid na Gemini. Ito po ay, ayan. So, when I lean on certainty and faith, I can change my mind about the world I see. So, kapatid na Gemini, malinaw na malinaw, huwag kang magmadali at iyong panatilihin ang iyong pananaw sa kabutihan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Yan ang iyong bilin, kapatid na Gemini. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 10, 38, at 41. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Cancer. So, Cancer, para po sa inyo, ang tarot card na nagpakita ay ang nakabaliktad na Death card, na kung saan parang meron mga problemang napagdaanan na natin sa nakaraan, merong mga problemang babagabag pa rin sa atin na parang bangungot ng ating mga kahapon. So, kung meron man mga patungkol sa mga pananalapi na pinagdaanan natin, lalong-lalo na sa mga pagiging stubborn natin or matigas ang ulo sa trabaho, o kaya parang tatamad-tamad tayo sa trabaho natin dati, or kung meron man mga paghihigpit masyado sa pananalapi, ngayong araw ay siguro binibilin sa atin na papagbaguhin mo ang mga ito para naman sa ganun itong opportunity na paparating sa atin ay mas mangibabaw. Okay? So, huwag kang padadala sa mga napagdaanan mo na. Ikaw ay mas tumutok sa kung ano pa ang ma-achieve mo moving forward. So, kaya keep on moving forward, kapatid na Cancer. Yan ang bilin sa iyo ng mga baraha. At ito po ang inyong Oracle card para sa araw na ito. Kapatid na Cancer, para po sa inyo. In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. So, kapatid na Cancer, okay, kung meron man itong patungkol sa iyong nakaraan, then kailangan mo talagang mag-move forward, kapatid na Cancer. Yan ang bilin sa iyo, kapatid. Excuse me po. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 11, 45, at 48. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Leo. Leo, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang two of wands, na kung saan meron ba tayong pagpili sa pagitan ng dalawang bagay. Maaaring ito ay tutungkol sa mga bagay na patungkol sa pera. So, ang mga pagdedesisyon natin ngayon, kapatid na Leo, ay kung ito ba ay dadalhin ka sa tama na landas. Kasi kung mali ang napili mo ay baka mamaya hindi mapasayo ang pinapangako ng tadhana. Okay? So, siguraduhin mo na kung meron man mga pagtamad sa mga ginagawa natin, parang tayo ay nahihirapan talaga pagdating sa aspeto ng pera. Okay? Huwag kang masyadong maging kuripot. Siguro ay kailangan mo rin daw maglabas kahit papaano para naman sa ganun ay mas maganda ang balik sa'yo ng pera. Okay? So, kung meron man mga nagbabadya na patungkol sa mga bago, then try mong gumawa ka ng pagsugal, gumawa ka ng calculated risks. Okay?
Kasi kapag hindi mo sinubukan daw ang pumili sa pagitan ng dalawang bagay, then hindi mo masasabing para sa'yo pala or para hindi pala sa'yo ang mga bagay na yon. So, siguraduhin mo na kung gagawa ka man, huwag mo masyadong ibigay lahat. Okay? Kailangan mo siguro 50-50 muna. Okay? So, yan ang binibilin sa'yo, kapatid na Leo, ng ating mga baraha. At tingnan natin ang oracle card na gagabay sa'yo ngayong araw. Ito po ay itong oracle card. When I lean toward love, I am led. So, pangibabawi mo daw ang iyong pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa iyong pamilya, pag-ibig sa iyong kapwa. Para naman sa ganun, sa pagpili mo ng landas na tatahakin, ay hindi ka maliligaw at talagang guided ka ng iyong pagmamahal para sa iyong sarili, sa kapwa at sa iyong pamilya. Yan ang bilin sa iyo, kapatid na Leo. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 34, 61, at 65. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Virgo. Virgo, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaliktad na 9 of Pentacles, na kung saan ay parang meron kayong mga panghihinayang. So mukhang talagang napakalapit mo ngayon araw na ito, kapatid na Virgo, sa panghihinayang. So maganda naman ang pasok sa iyo ng bagong buwan ng Hulyo, pero parang may mga hindi pa tayo na nasusolusyonan or meron pa tayong hindi masyadong nabibigyan ng sagot. Okay? So magkasunod 8 and 9. So talagang merong struggles pagdating sa pera. Meron bang sa isa sa inyo na nagtatago or parang kala mo nagkikimkim ng pera? Ngayon, kung sino man ito ay maaaring sabihan natin sila para naman sa ganun ay hindi mauwi sa panibagong problema ang mga nangyayari sa atin or mga mangyayari sa atin araw ng Miyerkules. So, alalahanin mo na may paparating, kapatid na Virgo. Kaya naman, we hope na mabaliktad natin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-iisip na mas positibo na merong paparating sa atin, kapatid na Virgo. Yan ang bilin sa'yo. At tingnan naman po natin ang oracle card na gagabay po para sa inyo. Ito po ay yan. So, the moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. So, sinasabi, kapatid na Virgo, na mukhang kailangan mong patawarin ang mga taong nagkasala sa'yo. Patawarin mo sila kung lalong-lalo na ay meron mga paghigpit, merong mga problema na patungkol sa pera. At kaakibat ng pagpapatawad ay ang pagkalimot sa mga ito. Hindi naman sinasabi na basta na lang kalimutan ang mga bagay na nangyari. Ang sinasabi lang ay sana hindi mo panghawakang maigi ang mga ito, dahil kung ganun lang din ang gagawin mo ay hindi ka talaga makakapag-move forward. So in order for us to reach and achieve this new beginning para sa ating aspeto ng pera, ay subukan mo ngayon na patawarin at kalimutan ang mga taong nakasakit sa iyong damdamin, at mas mag-focus tayo sa pagpapaunlad natin sa ating mga sarili para naman sa ganun ay mapaunlad din natin ang ating pinagkukunan ng salapi. Yan ang bilin sa iyo, kapatid na Virgo. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 6, 46, at 70. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Libra. Libra, para po sa inyo, ang tarot card po ay ang Ace of Swords na nakabaliktad, na kung saan mukhang contradicting pagdating sa Ace of Pentacles na nasa upright position naman. Pero kapatid na Libra, parang ang nakikita natin ay nakadepende ang lahat ng mga bagay talaga sa iyong pagpili, sa iyong gagawin na pagdedesisyon. Kung tayo ay pangingibabawi natin ang ating ego, kung papairali natin ang ere natin
then baka hindi nga talaga natin ma-achieve ito kung tayo ay mas pangingibabawin ang pagiging kuripot, ang pagiging madamot sa ating kapwa, kung papangibabawin natin ang mga katamaran or ang hindi pagpansin or hindi pagbibigay ng naayon na pagtatrabaho sa mga bagay na kailangan talaga nating pagtrabahuhan, ay mukhang hindi ka talaga makakapag-move forward. Hindi mo talaga ma-achieve ang ibinibigay sa iyong offer ng universe ngayong araw. So kapatid na Libra, papagbaguhin natin ang paniniwala na kung saan ay kung saan tayo mas safe or kung saan tayo mas komportable ay doon lang tayo. No, let's get out of our comfort zones para naman sa ganun ay ma-explore natin ang mga bagay na hindi pa natin na-explore para naman sa ganun ay mas ma-attract natin yung mga bagay na kinakailangan natin lalong-lalo na sa larangan ng pananalapi. Yan ang tarot card mo ngayon, araw, kapatid na Libra. Tingnan naman po natin ang oracle card natin para sa iyo. Nagtatalunan po yung mga baraha, kapatid na Libra. Sandali lang po ah. Usually kukunin ko yung mga tumalon, kaya lang po kasi katulad nito, isa lang naman siya. So malamang ito talaga ang para sa iyo, kapatid na Libra. When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. So tamang-tama, di po ba, na ang sabi ay kailangan i-attract natin ang pagiging masaya. Let go of the past, let go of your worries of the things that have happened to you. So kung meron man mga problemang pinagdaanan ka sa iyong nakaraan, alam mo, in order for you to move forward, ay kailangan mong panatilihin na pagiging masaya mo sa buhay. So panatilihin mong masaya ang pangibabawin mo, ang pagiging masaya mo ngayong araw para naman ma-attract mo ang kung ano ang para sa iyo, kapatid na Libra. At para po sa inyo, ang lucky numbers po for today ay the numbers 15, 18, at 55. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Scorpio. Scorpio, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ito po, Four of Cups, na kung saan meron bang mga pag-iisip ng malalim, parang hindi natin nakikita ang ino-offer ng universe para sa atin. Kung mapapansin mo ang baraha, meron na mismong cup, merong kamay na lumabas mula sa mga ulap at nag-offer talaga ng cup. Pero parang ang tao ay wala lang, nakapikit lang, hindi mo alam kung natutulog or nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa paligid niya. So, kapatid ng Scorpio, mukhang hindi ka aware na merong mga bagay na kung saan ay nag-o-offer sa'yo ng bagong opportunity. Alam mo, kapatid na Scorpio, kung ikaw man ay stable pagdating sa larangan ng pera, huwag mo pa rin naman isara ang iyong puso o iyong isipan pagdating sa mga bagay na ibinibigay sa iyo ng universe. Ang sinasabi at binibilin sa iyo ay maging mapagmatyag ka kasi baka mamaya merong opportunity at mukhang mas magkakaroon ka ng tsansa na kung saan ay mas umangat pa ang iyong pananalapi o kaya ay mas magkaroon ka ng panibagong source ng income. So kapatid, kung meron ka mga pinag-iisipang malalim, okay? Yes, may malalim man tayong pinag-iisipan pero parang binibilin sa'yo ngayon ay huwag mong isarang yung puso, huwag mong isarang yung isipan. Kung ito man ay suggestions ng ibang tao sa'yo, yan ang binibilin sa'yo. Huwag kang basta-basta magsara ng iyong mga mata at iyong tenga. So tingnan naman po natin ang oracle card na gagabay sa inyo, mga kapatid na Scorpio. Ito po ang oracle card na nagpakita. Okay. So, I find deeper meaning and personal growth amid the discomfort. So, kapatid na Scorpio, mukhang ang binibilin sa'yo ay malamang merong mga hindi komportable or mga bagay na hindi ka komportable masyado. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin nun ay, hindi siya maganda para sa'yo. No.
tandaan po natin na sa kabila ng bawat problema, sa kabila ng bawat hamon na dumarating sa atin, sa kabilang side ng barya, ng coin, ay ang nag-aantay na aral na ibibigay nito. So kung meron man mga meron kang pinag-iisipang mabuti at parang nahihirapan kang mga problema, okay? So beyond that, see the things that are beyond that. See the things, or tingnan mo ang mga bagay na sa kabila ng mga aspetong iyon ay meron at meron kang makukuha pa rin mula dito. At yun na nga ang aral na maaaring hindi mo man magamit ngayon or hindi sa susunod na mga araw, pero pang hinaharap mo ay mukhang sila ang gagabay sa'yo. So yan ang bilin sa'yo, kapatid na Scorpio. At ang lucky numbers mo po for today ay the numbers 1, 40, at 53. Isunod naman po natin ang oracle card natin, ang tarot card natin, okay, sa ating mga kapatid na Sagittarius. Sagittarius, para po sa inyo, ang tarot card po ay ang nakabaligtad na 5 of Wands, na kung saan ay parang binibilin sa atin na ngayon magtatapos ang mga problema pagdating sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, sa ating mga mahal sa buhay. So kung meron man mga bagay na gumulo sa atin sa nakaraan, ngayon ay nagtatapos na ang mga ito. So siguro dahil nagtapos na or magtatapos na ang mga bagay na mga alitan or bumabagabag sa atin, ngayon uusbong ang bagong simula, lalo na sa larangan ng pera. Kung ito man ay mga pagtatalo patungkol sa pera, then wag daw tayo magpadala na dito. Try to move on para naman sa ganun ang pagsalubong natin dito sa bagong pag-asa natin, sa bagong pagkukunan natin ng salapi or ng resources ay magiging maayos ang bigay niya para sa atin. Yan ang bilin sa iyo, kapatid ng Sagittarius, pero kung hindi man natatapos ay ngayong araw ang binibilin sa iyo ay tapusin mo na ang mga problemang ito, tapusin mo na ang pag-aalitan na ito kasi hindi ito nakakatulong para sa ating paglago. Yan ang tarot card mo ngayon, kapatid ng Sagittarius, at ito naman po ang inyong oracle card. Okay? I recognize that I have chosen fear and I choose love. So, meron bang itong di pagkakaunawaan natin, maaari ay tayo ba ay sadyang takot na harapin ang kung ano ang binibilin or ang binibigay sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin, takot sa binibigay nilang kritisismo sa atin. Siguro yon ang binibilin sa iyo, kapatid na Sagittarius, na huwag kang makipag-away dahil sinasabi lang naman nila kung ano nakikita nila sa kanilang perspective. Ngayon, kung hindi mo tinatanggap ang mga ito, then wala lang din silbi. Pero kung tatanggapin mo sila, pero huwag kang magpapakasensitive about this, ay mukhang yon ang ikakauunlad mo, kapatid na Sagittarius. Yon ang maaaring pag-unlad na sinasabi sa iyo. Kaya naman huwag ka basta-basta magpadala sa mga bagay na sinasabi sa iyo. Okay? Tingnan mo sila in its subjective way. Okay? In its objective way, huwag ka masyadong padala sa kung ano yung nararamdaman mo patungkol dun sa sinabi sa iyo. Ang mas tanggapin mo ay yung puna, yung pagtatama kung meron man mali, or yung suggestions para ma-improve or mapaganda mo pa yung binibilin sa iyo. Yan ang bilin sa iyo, kapatid na Sagittarius. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 49, 51, at 59. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Capricorn. Capricorn, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay nakabaligtad na the Tower card,
na kung saan ay parang nagtatapos ngayong araw na ito ang mga napakalaki at importanteng mga bagay. Mukhang ngayon matitigil ang hidwaan sa pagitan ng mga kapamilya natin, ng mga mahal natin sa buhay, ng mga malapit sa atin. Best friend ba? Katrabaho ba? Or kung ano paman. Pero mukhang ngayong araw na ito ang sinasabi sa atin, matutuldukan talaga ang mga ito. Kaya naman, dahil sa pagtapos ng mga problemang ito, papasok na ang bagong pagkakitaan natin. Papasok na ang bagong simula ng mga bagay. So magkakaroon siguro ng renewal of contract or kung ano paman. Okay? Kung hindi man ngayon matatapos, Capricorn, binibilin sa'yo na simulan mo nang tapusin ito. Kasi itong kapag major arcana ang lumalabas, ito ay really patungkol sa ngayon. Okay? So tuldukan mo na kung ano man ito para naman sa ganun ay mas ma-attract natin ang pagpasok ng bagong negosyo o bagong simula para sa ating kapatid na Capricorn. So tingnan naman po natin ang oracle card po na gagabay para sa inyo. Kapatid na Capricorn, ito po ang nagpakita. So thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. So tamang-tama kapatid na Capricorn, no? So binibilin talaga sa iyo na tapusin mo ang mga problemang kinakaharap or kinaharap mo dati at hanggang ngayon ay gumugulo sa iyo. Ngayon ay bigyan mo sila ng solusyon. Ngayon ay tapusin mo ang mga hidwaan sa iyong pamilya, sa iyong malapit sa buhay, iyong best friend o kaya iyong katrabaho. Kasi kapag tinanggap mo ang mga ito, then the better na papasok na ang mga bagong simula para sa atin. Bagong business opportunity, bagong signing of contract, o kaya ay bagong pagkakakitaan or bagong source ng ating income. Yan ang bilin sa iyo kapatid na Capricorn. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 19, 36, at 42. Isunod naman po natin ang tarot card. Sorry. Ang tarot card para sa ating mga kapatid na Aquarius. Aquarius, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaligtad na Ten of Wands na kung saan merong mga pagtapos sa mga mabibigat na nating dalahin. Okay? So magtatapos na itong pasakit na talaga namang nagpahirap sa atin nitong mga nakaraang araw or nakaraang buwan. Okay? So talagang may papasok at darating na bagong simula para sa atin kapatid na Aquarius. May mga bagay na kung saan kailangan tayong baguhin muna sa ating sarili, lalo na sa larangan ng paghawak natin ng pera or ito ba ay kung meron ba tayong katamaran or di pagpansin sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran o kaya di masyadong paghawak natin sa ating mga pananalapi. Siguro ngayong araw na ito ang simula na kung saan ay talagang magtatapos na at papasok na ang bagong simula para sa iyo kapatid na Aquarius. So tingnan naman po natin ang oracle card na gagabay para sa inyo. Kapatid na Aquarius, ang oracle card po na nagpakita ay ito po. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. So, huwag daw basyadong patungkol lagi sa iyo. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng mga pahirap or pasakit, siguro huwag mo lang isipin na puro na lang ikaw. Kailangan ay isipin mo din na ultimo ang iyong pamilya ay nakakaramdam ng mga pasakit na ito. Kaya naman kapag binago natin ang ating perspective sa mga bagay na ito, ay mas ma-attract natin ang pagbabago din ng ating buhay, lalo na sa larangan ng pananalapi. Yan ang bilin sa iyo kapatid na Aquarius. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 3, 66, at 69. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid
na Pisces. Pisces, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaliktad na The Chariot card, na kung saan sinasabi at binibilin sa iyo, kapatid na Pisces, na kung meron ka mang mga pinagdidesisyonan, mukhang ito ngayon ang bilin sa iyo na huwag mo talaga silang madaliin. Huwag kang mag-rush into things. Pag-isipan mo itong mabuti kasi yan ang symbolisms ng Chariot. Sa kanyang upright position, sinasabi na bilisan mo, huwag kang magpatumpik-tumpik at mukhang victorious ka ngayong araw. Kaya lang ito ay nakabaliktad na nagpakita sa'yo. Meaning to say, kabaliktaran din yung ibig sabihin na kailangan ngayon ay pag-isipan mo mabuti. Huwag kang magpa-dalos-dalos kasi mukhang malaki ang impact nito para sa iyong buhay, kapatid na Pisces. Okay? Lalo na kung ito man ay may patungkol sa aspeto ng paghawak mo ng pera, siguro mas binibilin sa'yo na medyo hinay-hinay lang sa paggastos. Huwag kang gumastos ng perang wala pa sa'yo. So, ito yung sinasabi na do not count your chicks until your eggs are hatched. Huwag ka munang bumilang ng perang wala pa sa kamay mo. Huwag mo munang gastusin ang perang wala pa sa kamay mo. Sinasabing merong paparating, oo. Pero kung hindi ka maingat sa pera, ay baka mawala lang din ito. Mawala lang din or masayang lang din yung opportunity. Kaya naman, kung meron ka mga pinag-iisipang bilhin, ay iantahin mo muna, ipagpaliban mo muna. Huwag muna ngayong araw, kapatid na Pisces, para naman sa ganon ay hindi ka masyadong manghinayang kung sakasakaling hindi dumating ang business opportunity or ang bagong pagkakitaan mo or malamang ang sweldo mo. So baka may kailangan kang paggagastusan. So wag muna. Yan ang bilin sa iyo, kapatid na Pisces, at tingnan naman po natin ang oracle card ninyo for today. Pisces, para po sa inyo, ang oracle card po na nagpakita ay choose love no matter what. So, kapatid na Pisces, pangibabawin mo talaga ang pag-ibig mo, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa iyong pamilya. Pangibabawin mo in such a way na hindi ka nagmamadali sa mga paggastos mo kasi mukhang kailangan mo talagang panghawakan mo na ang pera mo kasi baka may paparating na kung saan ay kailangan mong pagkagastosan lalo yon yung bagay na yon. Okay? So, kaano man yan, Pisces, good luck sa'yo at sana ay mapakinggan mo ang bilin sa atin ng ating mga baraha. At ang lucky numbers po for today, kapatid na Pisces, ay the numbers 2, 28, at 35. Muli po, ito po si Daily Habit na nagsasabi sa atin na ang ating mga baraha ay pawang gabay lamang po natin sa pang-araw-araw. Nasa sa inyo pa rin ang pagdedesisyon. Ito po ang inyong tarot, gabay at horoscope para sa araw ng Miyerkules, July 1, 2020. Kung kayo po ay umabot sa puntong ito ng ating programa, ay malamang ay nag-aantay kayo ng special shoutouts. Kaya naman, ito po ang mga komento na natanggap natin sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagkomento. Isang malaking pag-shoutout po para sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga kapatid, kaibigan at kapamilya na sina Christina Borneo Rubio at Jake Rubio ng San Jose del Monte, Bulacan, Rochelle at Kendra Vidal ng Valenzuela, Joshua Alexander Mallory ng Binyan, Laguna, at Jom, Kai, Pearl at Jimboy ng San Juan City. Ganun na rin po sa ating mga BFFs na sina Joe Yang ng Taiwan at Rina at Calaferia ng Quezon City. At makakalimutan po ba namin ang mga nagkomento sa aming video? Kaya naman po, maraming salamat din po sa inyong lahat na nagkomento sa aming video. Maraming salamat po, Tenorio Siblings, Juby Challenge, G5 Speak TV, Gayem TV, Azuri Su, Sofia May Suyat, Realina Mongkog. Maraming salamat po. Basically, ma'am,
Ito naman po ay live. Kung makikita nyo, hindi tayo nagka-cut sa pagitan ng ating mga videos. Nire-record lang po muna natin sila para naman po sa ganun ay nape-prepare po natin yung mga katulad ng mga numbers, okay, na iaayos natin yung pagkakasunod-sunod nila. So, pero hayaan nyo po, magkakaroon po kami ng mga live live stream para po kung meron man kayong mga katanungan ay pwede nyo po matanong sa ating mga baraha. Sineset po namin yan every month at tas ina-announce po natin sa ating mga videos. So sana antabayanan nyo lang po. At maraming maraming salamat po sa inyong concern. Salamat po Ma'am Rialina Mongkog. Thank you so much Lenny Weeks, Lenny Baisak. Okay, thank you for watching. If you want readings or personal readings when it comes to your birth date, we don't do that anymore. Usually it is Mamu Gloria, our mentor, who does that. That's my lola. Kaya lang po kasi sa ngayon she can no longer do that. What we can do is we can read cards for you. If you have questions, you can message us to our through our Facebook fan page. That's Daily Habit. Just search for it and we will respond to your message. All right, thank you so much Lenny Baisak Weeks. Maraming salamat sa panonood, Marifel Liao, Michelle Babon, it's me Lizelle, DL1 Vlogs, Sala Aljin Dawaji, watching from Morocco. Thank you so much. Martiris Ramos, Itology RG Ne, Lens Vlogs, Taurus 15. Thank you so much, watching from Cyprus. Salamat, Life in Korea, Philcore Vlog. Ruby Kately Rubino, LV Infinity, Genbit, Lola TikTokera, Girly and JM, Sakura Jo, DJ Love 888. Rosalinda Roncalis, maraming maraming salamat po sa panonood, ma'am. Thank you so much. Althea Lasia, Analiza TV, Joseph Duyan, Inday EB, Ate Tan, watching from Cebu, Jocelyn Mabalot, 177 Vlogger. Thank you, Faith Ailia De La Cruz, Karen Gapul Eder, Apyong TV, Geyser or Gesar Luzariaga, MPG Vlog, Melvin's Vlog, thank you. Ralph Chester Jimenez, Samina Vlogs, Lin at Lalin Acha, Cherry Cerneches, Christine Jessica Castillo, Poklay Story, Fimoz, Koya Angelo, Samina Vlogs, Bagigi, Neith Ko, Bulilit D Master, Grace Domalanta, Funny Vino, Bornok the Hunter, Christina Pascual, Chris Fam Vlog, thank you for watching, Suelo JR Winner or Winer, Jocelyn Saturno, Frank Funny Son Vlog, Devin Ark, JM Chinito, Princess Food Vlog, Kuya C, Roses J, John Mark A, Carl Jansen, MM, Delgel Vlogger, Ma'am Erlinda Sack, watching from Reno, Nevada, USA. Thank you so much for watching. Deres Backers, My Angel, My Mix. Thank you. Kevin Reyes, watching from Cyprus. Thank you so much. Creators of SMG Channel, Anime Lovers North TV, Pogi Ninja, hashtag 18. Thank you. Jace Briganza, Panlasang Probinsyana, Kaiser 21 Lovers, Gerwin Pankobit, watching from Japan, Kylie Torres Vlog, Feli Castellon, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat din po kayo palagi. At God bless po. Thank you for watching. Graceful Life, Jam Network, Romela, Ma'am Romela Abregana, thank you so much for watching po. Mag-ingat po kayo palagi. Ja, ang inyong kapitbahay, Miss Sarang TV, Mami Mirna Venyas, Yuna, Johan Lin Vlogs,
Dennis Daet, Jessly D, MTunTV24, Mai Dimple, Yumi De Los Reyes, Taga Lopez, Baby Pretty Fire watching from Japan, arigato gozaimasu, Marife Ruek Curl, Maria, Ma'am Maria Cecilia Lopez, maraming salamat po sa inyong panonood. Kami po ang dapat magpasalamat. So maraming salamat po. RGB Gamuyaw Family, at magandang araw, magandang hapon, at magandang gabi, Ma'am Maria Cecilia Lopez, just in case you don't hear from us. Ayan po, nabati na po namin kayo. In case anytime nyo po napanood or mapapanood itong video na ito, maraming salamat po. Cherry's Family watching from Austria, thank you. Super Denziel, thank you so much. Chenvelu SD, Jomen Crazo, Pyrite Channel PH, Meds National, Rochelle Vidal, Jerry Orquilla, CJ Kakoy, Okiko Epay, Ruby Kately Rubino, at Tamad TV watching from Ireland. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tandaan po ninyo, wala po kami kung wala po kayo. Kaya ganun na lang po ang aming pasasalamat sa inyo. So much thank you po talaga. Okay? Muli po, ito po ang inyong tarot, gabay at horoscope para sa July 1, 2020, araw ng Miyerkules. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.